Hi guys. We just arrived here in Kamsing, one of the Asian supermarket dito sa Belfast. Mm-mm. And one of the biggest one, and mommy had to go inside very quick one to grab something. It's nearly Christmas and we know next week it's gonna be hectic here, it's gonna be so busy. So I'm still going to work guys, 2 o'clock, I have one article. Yeah, and mommy don't forget to wear a mask. And yeah, probably later on I have to go in because mommy don't know what vegetables I'm talking about. Because sometimes the vegetable is not pre-packed. You have to pick up yourself. Loose. So it's loose. So I had to pick it up myself. No, guys, this guy is too fussy. That's why I'll pick it up. But why get this one? Isn't a better one? So let's go, guys. Samahan nyo kami bumili. Saglit na saglit lang to. Tapos mamaya pumunta rin kami sa Manila store para may bibilihin siya doon din. Hey guys, bibili ako ng gulay, okra. So mommy's going to work. Pumunta siya ng trabaho. Tapos bibili muna ako ng okra kasi magluto ako ng hapunan. I'm gonna buy this one and cook for dinner for tonight. I'm gonna cook Filipino food. Yeah, this one is enough. Yeah. And then we're gonna buy aubergine and chili? Oh, no, I don't need chili. I need this one. I want buy one. This one. Bili ako muna sayote. Put this one, babe. Yeah. Put it here, Then we bili ako ng talong. Can you open this one, babe? I don't know if you want mango. May talong di, may kangkong dito guys, pero ang mahal. $2.95. Hindi ko alam kung magsinigang ako. Tapos may itlog na pugo dito. Ah, tapos the central egg. Kasi, bili pala ako ng kimchi. May lang siguro. No, we have still loads down. I gotta go in the car now, yeah? You need any? No. That's the one we bilhin yan. Ito guy. Oh, that's not the one, babe. Shredded one. How about this one? No, it's not left. Oh, we're too shredded? Late. No, this not shred. This one. No, we're too late. None well, left. Maybe in Manila. I can go Manila. I mean, guys, there's none left. Coconut. Wala na. Kinayot. Oh, what's this one? Pero maraming tindahan dito sa Belfast, so okay lang. Bili kami. Kami ito, guys. Boneless bangus. This only for $4.45. Oh, no. Why not get the junior split? Ah. Huh? Eh? Big one lang. How much is it? $3.75. Oh. Oh, the split, say the split one. No, Christmas. Debone, $4.65. Say debone one? That's deboned, yeah. Okay, it's cheaper. Oh, sorry. You get this one, guys. Okay. Gustong-gusto na mga bata to, guys. So, bili kami. Babe, this one, yeah. Sinigaw. Ooh, yeah? Sounds tribal. Can I shut the picture? Are you funny? Yeah. I gonna buy... Know what I gonna buy for sinigang? Okay. Prawn then? For sinigang. The big one? Because I could split it into... Yeah, big banana one? Banana one and... Oh, they like that one, right? That's right, George. What size is one? Is it headless? Head on. This is head on. The 730. This one is the bigger size. Say this one's bigger size, guys. Oh, it's a bigger size. Ah. No, there's no head on it. Head on? Head on, yeah. Oh, what's this one? This one is bigger, I think. What size is this one? Whole head on, bigger. Whole head on. We need to check the size. Really quite big. 20-30. This is the one, 20-30. That's the one you need it? Or there's on the bottom though? No, there's no head on it. What? Say, hold head on. This one, yeah? Headless. We don't need the headless one. You want this head on. Yeah.
This side. Is it this side? Yeah, this size. Okay guys, pipili kami na. Guys, look, no noise behind me. Andito kami guys sa supermarket sa Kamsing. Kamsing isa sa mga biggest Asian supermarket dito sa Belfast. So, saglit na saglit lang, may binipick up lang si nanay dito, may binili siya. Hindi siya busy, so hindi matao. Nabibili niya na yung gusto niya para sa Christmas daw lang, Christmas Eve. Ewan ko anong lulutuin. Tapos bumili na rin ako ng ano, ng prawn. Para tag doon. Hapon na namin mamaya manggabi. Hi, Baba! Talaga sumisili siya. Hi! Tapos, bumili na ako talong at saka okra. Para may gulay naman kami sa hapon namin. Last time nagluto kami ng sinigang, matagal-tagal na rin. So, hopefully, kakain nila mamaya-maya pag diluto ko. Kasi maasim nga. Hindi nila gusto yung maasim. Kaya magluluto rin ako ng ano, ng prawn na lagyan ko ng ketchup. So, hopefully magustuhan. Hey guys, kauwi ko lang. Kahatid ko na kay nanay. Tapos, pag-uwi ko, inaayos ko yung pinamili niya. Nilalamig na naman ako. Pag sa 17 years na dito sa UK, pero nilalamig pa rin lagi. Pero anyway, pakita ko sa inyo guys anong binili nanay. And of course, yung pinakapaborito naming lahat. Walang isa dito sa bahay namin na hindi namimiss tong ano na to. Itong Pinoy. Pinoy pagkain. Yan guys, yan ang binili ni nanay. Hopya! It is, ito guys, kasarapan nito at kagandahan nito is homemade hopya. Gawang Pinoy talaga to. Galing to sa Dublin, Ireland. Mga more than 2 hours away from dito sa amin, sa Belfast, Northern Ireland. So, Dublin, Ireland is different, ano, different country na siya. Nasa border namin. Ang Belfast, Northern Ireland, part ng UK. So anyway, ito ang paborito nila guys. So dami binili ni nanay. Diba? Matagal ang nito expiration date. 27th of December. Tapos guess what? Royal True Orange. Pang snacks namin. Ito guys, inumin namin to sa Christmas holidays. Hindi namin inumin to. Hindi kami bumili ng marami. Nung bumunta kami doon, sabi ng may-ari, "You want one case?" Sabi niya, no, just this one is enough. Kasi pag marami ang stocks, maraming inumin. Pero yan, tama lang yan sa party namin. Sa Christmas Eve dinner. At saka bumili si nanay ng Tapa homemade marinade. Tapa marinade. Yan. Sa ito, nor. Kalamansi. Masarap to guys. Pantalsik dun sa parang pantalsik dun sa pagkain na kakainin mo. Sarap. Yan. At saka mayroon siya mga mix dito. Nagaraya, of course. Yan ang binili niya. So, bumili rin ako ng gulay. Kung sabi ko kanina, 2.95 to, binili ko na guys kasi magsisigang ako ng hipon. May okra ako sa isang talong sa sayote. Yan, sayote is bukas ko lulutuin yan. Malita portion lang ito. Ito yung frozen prawn guys. Ang size nito is, ano bang size nito? Ito, walang choices guys eh, walang marami. 230. Usually ang ginagamit ko is yung malaki. 1620 ba yun? O 1350? Parang ganun ata yun. So, the more the number na maliit siya, parang yan ata ang laki niya. Yan. Yan, prawn. Tapos lulutuin ko yung iba. Hindi mo kasi pag dinefrost mo guys, tapos ilagay mo sa freezer or let, hindi siya maganda kasi frozen na siya eh. Dinefrost mo na tapos lulutuin mo ulit. Ilagay mo ulit sa freezer. I-freeze mo ulit. No, hindi na maganda yung meat. So, pag dinefrost ko to guys, ang kalahati is gawin kong sinigang. Ang kalahati, ilulutuin ko siya ng parang gisahin mo lang siya tapos lagyan mo siya ng banana ketchup. Yan. Masarap yan. Yung paborito ng mga bata din yan. Bumili pala si nanay ng nata de coco kasi magluluto kami ng ano guys. Nagkaubusan ng stocks. Wala na rin yung frozen ano. Shredded young coconut. Dalawa lang nabili namin guys. Pumunta kami sa mga supermarket. Pumunta kami sa Manila store. Yung nag-iisang Filipino store dito sa lugar namin. Dalawa lang natira. Pero that's a good size kasi hindi naman lahat. Hindi namin dadamihan nalutuin namin. Para enough lang sa aming lahat. Na magagamit namin sa Christmas Eve, Christmas Day, Unboxing Day. So 3 days siya, maubos din yan. Naka-defrost na yung prawn ko guys. So ginamit ko yung cold water. Huwag yung mainit guys kasi parang pag frozen, pag pinilit mo siyang i-defrost ka agad using the hot water, ang mangyari sa meat niya guys, is hindi siya maganda. Parang lamog. Pag naluto mo na yung sinigang mo or anong niluto mo sa... Dapat
dandahan mo siya naka-thaw or naka-defrost siya using cold water para talaga dandahan siyang nalulusa yung ice, hindi siya biglaan. Yan, malapit na. Saluluto ko na siya, guys. Yeah, guys, nagayak ko na yung ano ko, okra ko. At saka nandito yung nandito yung dahon ng kangkong, hiniwalay ko, tapos nandito yung tangkay ng kangkong. Ihalo ko pa rin siya, guys, kasi sayang naman siya. Tapos nandito yung prawn na ihalo ko sa sinigang. So, let's go and start cooking. Andito yung kalahati pala ng ano, mas marami to. Ito yung gigisahin ko sa bawang at saka sibuyas. Tapos pag naluto na siya, naging red na siya, doon ko ilalagay yung red sauce o banana sauce para magmukhang ano siya, matamis. Pag kinain kasi ito, matamis. Yeah, guys, mainit na yung mantika ko. Tamang ilagay na natin yung bawang. Ito yung gigisahin kong ano, prawn o shrimp. Prawn na tawag kasi dito kasi medyo malaki-laki. Yan, tapos kumukulo na yung sinigang. Ipo daon ba yan? Hinihitap sa to. Kumukulo na siya, guys. Hindi ko na videohan kanina nung umpisa. Yan, kumukulo-kulo na. Ready na yan. Tapos yan, lagyan natin ng sibuyas. Yan ang sibuyas, sinalo na natin. Isa na natin, kunting-kunti lang. Hindi masyadong brown na brown, guys. Yan. Tapos ito, ilagay na natin yung sinigang mix, guys, kasi luto na siya. Ano to na? Parang kumukulo-kulo na siya. Haluin lang natin kunting-kunti lang. Muna. Yan. Yan. Dinamihan ko lang sabaw, guys, kasi mas masarap kainin ang sinigang kinabukasan. Yan. Pwede na, ilagay mo na yung prawn, guys. Tandahan kasi. Yan. Ipa-brown mo lang mamaya-maya, guys. Matagal-tagal hindi ako napagluto nito, guys. Siguro taon na. Ito siguro a year? No, I'm not sure. Nearly a year or a year. Pero ito matagal-tagal na. I-red mo lang siya, guys. As ready mo na yung banana ketchup mo. Yung UFC banana ketchup. Tapos ito lagyan lang natin ng sinigang mix. Gagawa, wala akong ano, guys, yung pang scratch na ano. Ito ang ginamit ko. Mamacita sinigang mix sa sampalok. Ilagay mo dyan. Tapos pag nahalom na, ilagay mo na yung kangkong mo. Saka yung okra. Na ibaliktarin na natin, guys. So haluin na natin. Tapos pag naano na mamaya. Dapat hindi siya naka-overcook yung prawn, guys, o yung, ayan, yung shrimp. Kasi pag overcook siya, hindi masarap siya. Para sa akin lang, ah. Depende kung ano yung preferences mo, guys, kung ikaw ang kumakain. Para sa akin, yung tamang luto lang siya, ayoko nang overcook ang prawn. Kasi na-overcook yung meat, yung laman niya sa loob. Nawala na yung juice, parang nagiging dry na siya. Hindi na siya juicy. Yan. Tapos mamaya-maya, lagyan natin ng konting paprika or pepper. Paprika. Ground pepper. Kunting-kunti lang. Tapos kunting ano, tuyo. Lagyan natin ng kunting tuyo. Baliktarin lang muna natin, ha. Sabi, ang tagal na baliktad, ha. Yan. Dapat ginamit ko pala tong. Yan. Lutuin na natin. Ito, haluin na muna natin. Oh! Dandahanin natin ano. Yan. Tanggalin natin. Guys, ako tinatanggal kong ganito yung bula. Yan, tinatanggal ko yan. Ayaw ko ng ano yung bula. Tatanggalin ko siya. Yan, tinanggal ko yung bula. Tapos ito naman, inaalog-alog ko lang. Tapos lagyan na natin ng pepper, guys. Lagyan natin ng maliit na ground white pepper. Kunti lang, guys. Ha? Tapos lagyan mo rin ng tuyo. Yan, tama na yan. Haluin. Tapos lagyan natin ng tuyo. Bilisan natin kasi ayaw ko na overcook yung ano, yung prawn. Kaya may tuyo na, haluin natin konti, guys, para lumasa naman yung prawn mamaya-maya. Hindi lang siya ano, matamis. Ayan, magsisavor siya. Ayan. Usually, guys, pwede mo rin gamitin butter. Pero pag wala kasi akong ano, yung butter na preferred ko dito. Yung butter na meron kami, yung pang bread talaga siya na low fat. Yan. Tapos mamaya, ilagay na natin yung ketchup. Tapos kumukulo-kulo na to. Tama na to, guys. Ilagay na natin yung okra muna.
Yan, ilagyan natin okra, ilagyan na natin yung tangkay ng kangkong. Saluin natin konti, guys. Tapos, siguro mga 2 minutes. Ayaw ko na overcook kasi to, guys. Kasi mamaya may maluto na yan pag tinakpan mo siya. Maluluto siya. So, ihuli na natin yung dahon ng kangkong. Lasahan muna natin, ha? Mamaya palpak eh. Tama lang. Tama lang. Medyo may kagat ng ano, ng spiciness. Ito. Luto na tayo, lagyan na natin ng red sauce. So ito yung ginamit natin, guys. Tamis Anghang na UFC banana sauce. Lagyan mo sa dyan. Tapos haluin mo maya-maya. Pag na-red na siya, ayan. Ito lang. So, ganyan karami ilagay mo, mga kabayan. Ayan. Tapos hinaan mo na yung apoy. Tapos haluin mo sa dahan-dahan, guys. Hanggang na-cover na yung ano, yung prawn. Kasi ito, malulusaw siya eh, para maging tubig. Yung ketchup. Yung banana ketchup. Yan. Matamis to, guys, na medyo may kaangang-kanghangan. Yan. Yan, guys, na-cover niya ng ketchup yung ano? Yung prawn. Papatayin na natin siya, guys, hanggang magsisimmer siya. Magsisimmer na yan. Tapos ang sarap niyang, guys. Promise. So, pag ayaw niyang tamis anghang na UFC, guys, o anong klaseng banana ketchup brand, huwag mong gamitin ng tamis anghang. Yung plain lang na banana ketchup. Yan. Magsisimmer na yan. Tapos tatakpan na natin yan. Tapos ito kumulo na. Patayin na natin, guys, kasi ilagay na natin yung dahon ng kangkong. Ayan, nilagay na natin ang dahon ng kangkong. Kus na lang natin sa loob. Tapos kusa siyang, ano siya, guys, kusang maluluto yan mamaya-maya kasi sa init. Ayan. Huwag mong i-overcook. Pero yung ibang tao kasi gusto rin niya i-overcook yung pansa. Wala akong labanos, guys, kasi nung pumunta kami sa Kamseng, sa Asian supermarket, walang kabanos doon. Siguro walang supply. Tapos pumunta rin ako sa pinagtrabaho ni nanay. Malilit yung labanos nila. Wala ding stocks. Yan, pwede na yan. Talo-talo na yan. Tapos takpan na natin. Para ready to eat na mamaya-maya. Yan, tapos takpan ko na rin ta. So guys, so hapon na namin. Sinigang, luto na. So ako lang kakain, guys, saka si Jacob. Tayo daw siya. Pero hindi kakain yung iba kasi ayaw daw nila. So, palpak. So let's eat, guys. Kain tayo, kain. Do you want to try now? Not too small. Mm. Small dogs, especially like chihuahuas. Yeah, I'm gonna try the sinigang first. Yes, I got that game first today. I'm too small. Basically destroy okay. Everything. Kain tayo. I can reach it. Check out one right there. I'm not ready. No, but I'm not. Yes. Stop. Eat. Okay. Bit one. Remember that. Good, just like George and Hans, yeah? Remember, this is how my edible is. Check out the head. Take my credit. Check out the head for me, please. I don't know. Mom. Get your fingers flat. Did I tell you about this time I had a balloon at Manny's house? Mm-hmm. I was still like, I was really, really young. Mm. I was in the kitchen. Oh, you want to pick up the skin? It was a party. Nanny had balloons. A shell, I mean. There was a pocket of open, deflated balloons, and I just had a red one. Mm. And I don't know why. But yeah, in a balloon and tummy. Yeah. What do you think, Kuya? Good. Good, yeah? Sweet. A bit spicy. Still not spicy? Skin's all off. Not much. Oh, okay. Not spicy by itself. Are you going, John? Thank you, nakain energize. Lagi sa trabaho. Yum! Sabi ni Jacob, itong kakainin namin. And what's going on? What are you my doing? My toes is really annoying me. No, don't touch it now. Just eat now. See, that's his rice. That's what he wants to eat. And he's ready to rip it off, son. Are you okay? No problem. Yeah. You want to try now? Yeah. Okay. You want some soup? You need to feed him. Jay, how are you going to feed him? You should bring him over there. I know. Bring him the high chair, Jay. Jay, bring him over to the dog. What's that in your hair? That's soft. So... Yeah, I'm gonna take that. Hey guys, pag dinefrost mo siya ng cold water, yung meat niya, hindi sabog.
Ayun siya, ha. Pag-givers ka ng frozen prawns kung nakatira ka sa abroad, huwag mong gamitin yung mabilis ang ano na mainit sa tubig kasi nas, parang nasasabog yung ano, sabog yung laman niya. Yan. Buong-buo. Diba? Mm. Kapag defrost niya guys, kailangan mo kaagad ano, lutuin. Huwag mong hayaan muna siya kasi masisira siya. I gave you something. How can we ever live for that in our life, Jim? Jacob. Tiny bit of the prawn. Hey, baby. Number four. Come on. It's the best. Yum. That's the most top for me. That's the most top for me. There's a second burger. Daddy, like the prawn? Lagyan natin ang ano tayo. Yung binili ni nanay kanina, guys. Yan. Ito yung mansina may chili. Kunting tasik lang. And cheese. Is that what's that? Prawn, eat it. You want a pig? You want a pig by your lap? Don't wipe in your shirt, yeah? The pig is fat enough. Yeah. Its skin can blow fire. I like, I know you're eating that there, like, and all, but oh my god, you have to have barbecue. I can't. Jim. You don't want to eat it? No, it's just because my toes are cold. Did you know, if a pig is fat enough, it can be stronger than iron.